Hello and good morning. What's up mga ka-DIY? Ito na po yung pagpapatuloy na kung saan sa full detailing ng Pajero 440. Ito na po yung pinaka final process. Dito na tayo magkakalaman. Pero ibabalik muna natin, tapusin natin tong second row seat na ilagay. Okay? Sa mga nagtatanong pala, ito pala yung ano natin, kung paano daw i-lift yung second row seat. Kung nalilift daw ba. Kasi yung iba, hindi nila malift. Baka nag-stack up. So ito yung way. Pakita natin. Ayan, so may dalawang tornicles dyan na kailangan natin munang ilagay. Ayan. So yan, ipapa-atras mo lang to pagka ilalagay mo. Ito, yung dalawang tornicles. Size 14 yan. Kailangan na muna ng pwersa dito. So size 14, ayan po mga ka-DIY. Dalawa sa harap at syempre dalawa rin sa likod dito. Okay? So ito muna ang pauna natin na gagawin kasi medyo... Mahihirap. Hindi kasi na-charge maigi ito eh. Try natin. Ito sa cord list natin. Ayun! So, okay ka agad kung may cord list. Pero, syempre, imamanual nyo pa rin na hihigpitan para mas mahigpit talaga. Ayan. Tapos doon sa kabila. Pantayin mo muna. So, dapat po kasi mga ka-DIY, itatapat po talaga natin ang maigi yan. Para ipantay natin. Ang maganda dito, siguro mas maganda pag minsan uupuan natin. Try mo upuan para mas bumigat siya. Ayan. Kasi pagka hindi pantay po ito mga ka-DIY, mahihirapan po tayo maglagay. Dito lang naman tayo nahihirapan eh. Yung sa pagpantay. Ayan. Humigpit na po siya. So, pag humigpit na yan, at nahihirapan yung cordless, at least may manual ka. Ito ho kasi, ikinumbert ko lang po, hindi po talaga siya pang impact wrench. Pang impact drill po yan, drill type po ito, yung cordless ko. Nilagyan ko lang ng adaptor, kaya pwede natin magamit. Pero yung sa paghigpit na mga katulad ng ganito, medyo hirap pa rin po siya. Kaya may manual po tayo na combination. Close range. Makikita nyo dito sa likod, ayan. Abanti natin ganyan. So, may itataas po natin to mga ka-DIY. Dito po, dito. Yan o. Oh. May hilaan po yan. Dalawa, isa doon, saka isa dito. Sa, ayan, ayan. Sa nagtatanong, para sa itong vlog na to, ayan, iaangat mo lang to. Make sure na ito, nahihila mo ng paganyan. May spring. So, iangat natin dalawa, pwede rin isa. Tapos, pataas. Ang tiklik, hilain muna, bitawan. Hilain muna, pahila hanggang pataas. So, pag ayaw niyang ganyan, ibig sabihin po yun, nakalak. Yun. Try ulit. Ito, hindi mo yan mahihila talaga hanggat hindi po ito nakasagad dito kasi nakalak siya. Oh. Ito yung lock. Oh. So, isasagad po natin ito mga ka-DIY. Yun. So, ganyan po dapat. Dapat maririnig mo yung lock saka mo sa may tataas. Doon. So, nakita nyo na po mga ka-DIY. Ngayon, marireveal po natin dito yung dalawang tornicles din. Yung bolt na kung saan ilalagay din po natin. Nandito po siya. Ilagay mo. Yan. Habang hinahawakan ko para tumapat. Ayan. So, try natin. Okay na. Yung isa, lagay mo doon. Habang hinihigpitan ko to. So, yan ho. Apat lang po na bolt ito. Size 14. Yun. So, pag humigpit na, okay na. Huwag po kayong mag-alala mga ka-DIY pag nag-angat po ng ganito to. Nakalak naman po siyang ganyan. Hindi po yan malalaglag. So, ganito po ang itsura pag nakalip. Nakaangat. Itong second row seat. Okay? Tapos magkikita nyo rin yung secret bucket niya dito. Pwede nyo ilagay kung ano yung pwede nyo ilagay dyan ng mga secret. Make sure na talagang mahigpit po yan para hindi ho sumamang umangat. Yun. So okay na. Gagawin natin. Ilalagay po natin to kasi kasama po ito mga ka-DIY. Meron din itong rubber dito. Dito dito. Meron. Baka may ano kayo dyan ha. So, mamaya natin ho ipakita to. Ganito lang ho itsura nito. Ay, nakalagay ho siyang ganyan. Ito. Mga ka-DIY.
Ayan yan. Ilagay mo lang ganito. Okay, pasok mo. Dito, dito. Ayan yan. Pasok mo lang ganyan. So, ganyan lang po. Pinasok ko lang po dito mga ka-DIY. Tapos yan, do. Ganyan din. Ganyan po ang isura niyan. Kasi pag bumaba yan, yan din ang kusang magtataas. So, pagka ibababa mo to, hihilain mo to full. Talaga yung hihilain mo siyang pag ganyan. So, ayan o, mga ka-DIY. Ingatan mo lang na baka bumagsak agad to. Saka, so, yung make sure yung isang kamay mo nandito. Hawak-hawak siya nagkocontrol. Tapos sila, hinihila to. Para bumaba. Kasi pagka hindi mo hilain yan, yan o, hindi mo yan may bababa mga ka-DIY. Yan o. So, shoutout muna natin. Boss Giovanni Del Rosario, GCP Alvarez, Boss Jorsan, Ay Salvador, Leo Roy, Marcos Carwas, siyempre Albert Nicomedes. Ayan, maraming salamat sa mga turo din natin. Turo din nyo sa akin. So, i-share din natin. So, ayan, ayan na po. Ayan. Pagka naibaba mo na yan, ito mismo, maglalak. Ito, ito. Yung mechanism na to, maglalak dito. Yan, yan. Oh, so, ibababa natin. Make sure lang na walang maiipit. Yan. Tag. Tutunog yan. Tapos, ito iangat mo. Ganyan siya. Okay? Ayan pa, ituturo pa namin na isa kung paano to i-fold. Ito, iangat mo lang tong dalawa dito. Yan o. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. So, try natin sa isa. Yan. Tapos, ganyan na. Boila. Tapos, hilain natin ulit yan. Dito ka sa likod. Taas mo siyang ganyan. Tapos, iangat mo. Yan. Diba? Ulitin ko ulit. Pull. Pagsak. Hila. Ganun lang. Ganun po kasimple. So, ayan. Ipopost ko na to yung vlog na to kung paano mag-lift. Paano mag-fold ng second row seat. At yung isang Pajero ko, meron din akong vlog doon kung paano ginawa yung second row seat hanggang third row seat na ginawa naming flatbed. Abangan nyo yun, hanapin nyo sa playlist ko para matuto kayo. Pwede nyo pong tulugan yun pag nagka-camping po kayo. Punta kayo ng beach, punta ka ng bundok, nagabihan kayo. O kahit hindi na gabi, pwede gusto nyo magpahinga, naka-aircon ka, sounds, may privacy, pwede mong gawing flatbed yung upuan ng Pajero. Okay? Saka ang maganda dito, maintenance, preventive maintenance din. Lagyan mo rin ng mga langis-langis yung mga yan. Kunti-kunti lang. WD-40, mas maganda. Tapos, lagyan mo ng mga langis-langis. Kung maganda dito, may flat-flat ka, lihain mo to, pinturahan mo, mas maganda. So, okay. Dito na po yan. So, hoping mga ka-DIY na sa vlog content natin ngayon, kung paano mag-lift ng second row seat sa nag-request nito para sa ito. Sana may natutunan ka at maraming salamat. To God be the glory. And Bertam, signing off.